Hello everyone, this is Baz and Abyss. Itong video na to ay para sa tutorial ng paano gamitin ang sound card na V8 and at the same time ang BM800 condenser mic. Bago ang lahat, please click like and follow ang Baz and Abyss page and at the same time our YouTube channel na kakagawa lang kanina. So ito yung mga kailangan, ang sound card, the V8 sound card, yung mga cables from auxiliary to micro USB, dalawa ito, yung charger cable natin, and then ang BM800 na naka-mount na, hindi ko na nilagay yung filter, yung pop filter, naka-mount na yung BM800 condenser natin. Ito yung cord nya, nandito na rin. So unang-una, ang pag-on ng V8 is holding itong power. Ang V8 natin, meron na siyang 1000 mAh. May portable na siya, may battery na siya inside. So, naka-on na siya. So, dito tayo sa likod. Ano-ano nga ba ang sinasaksak sa V8 sound card? Una-una, yung live 1 and live 2. Ang saksakan niya is micro USB port. So, ito. Ang trabaho niya for recording. So live 1, live 2, pwede siyang sabay mag-record or either isa lang ang gagamitin yung record. Ang dulo ng micro USB is ang auxiliary pin. So from live 1 papunta doon sa cellphone or desktop nyo. Tapsaksak nyo. Kung sa cellphone, yung earphone jack, audio jack, yung isasaksak. The same with live 2, para lang siya. Kung sa desktop naman or laptop, kasi alam po mayroon yan sa desktop, may hiwalay yung audio jack, doon yung isasaksak, audio and earphone jack. So ang accompanying instrument naman, dyan magagaling yung music natin. For example, ang recording nyo is cellphone. So recording nyo cellphone. Tapos yung music, pwedeng galing sa YouTube gamit another device. Pwedeng cellphone, pwedeng laptop, desktop, or tablet. Basta as long as meron siyang auxiliary port na pwede pagsasaksakan ito kung saan magagaling yung music. So audio jack. So yung charging naman, ganun lang. Kahit anong adapter dito sa charging cable, Android. So micro USB charging papunta sa any adapter na available meron sa inyo. Sa earphone and speaker naman, ang trabaho nito, ito yung magkisilbing monitor nyo. Kung naririnig nyo yung tugtog, maririnig yung tugtog. From headset, pwede itong headset. Pwede rin sa speaker, diretso. Kung gusto nyo mag-video, okay. Pwede rin. So, ang gagamitin nyo, auxiliary. So, wala tayong available dun sa set na ito. So, mabilis lang man makabili, madali makakabili ng auxiliary. Even your earphone, pwede rin naman. So, katulad nito, earphone ko sa cellphone, pwede ito. Pwede nyo isaksak doon. Yan. As long as auxiliary jack siya. Audio jack.
Ito yan. So, sa sulod natin, headset. The question is, bakit may earphone na may headset pa? So, ang kaibahan ng earphone, ang nagagamit mo dito, ang sound lang. Naririnig mo lang yung sound. Pwede yung earphone, naririnig mo yung sound, yung boses mo, pati yung tugtog na galing sa company instrument. Speaker. So, sa headset naman, for example, wala tong dalawa, wala kang dynamic mic, wala kang condenser mic, pwede mong gamitin yung headset mo or earphone mo. Ito, na may mic set. May mic na to eh. So, ang gagamit mong mic sa headset mo. Saksak mo siya din yan. Naririnig mo na siya, at the same time, nagagamit mo po ba yung mic niya. So next, condenser mic. Ito yung kasama sa set natin, yung BM-800. Ito. So, ang dulo nito, nakasaksak. Nakamount na yan. So, ito. So, dito lang siya. Condenser mic. BM-800. Punta dito. Last, yung dynamic mic. Ang dynamic mic, ito yung mga mic natin sa mga video, okay? Malalaki siya. Katulad nito. So, nasubukan ko to using may condenser mic na siya, the same time may dynamic mic na. So, pwedeng duet 'yan. Dalawa kayo sabay. Meron pa akong ginawa, itong cord na to is para sa gitara ko, acoustic guitar. So, sasaksak ko lang siya dyan. May gitara ka na. Pwede ka na mag-acoustic band. Or acoustic recording. Walang kasamang tugtog from a company instrument. So, ikaw na yung gagawa ng tugtog. Applicable rin to sa mga acoustic instruments na meron siyang pick-up. So, yun. Ito yung lahat yung sa likod. So, isasaksak ko na siya lahat. So, ito na yung V8 natin na nakasaksak na siya. Yung pakita natin sa likod. So, yun. Sa live one. Sa live one, itong micro USB. Tapos, ang dulo auxiliary jack. Papunta dito sa cellphone na nagre-record ako. Naririnig nyo ba to? Na iba na yung boses ko. Medyo maganda na for vlogging. So, meron niyang clap. Ayan. Recorded din yan. So, another live 2. Ganun din. Sa ngayon, isa lang yung ginagamit ko for recording. So, live 2. And then, accompany instrument. Papatugtog tayo mamaya nito. So, yung company instrument, ito, nakasaksak na, micro USB dito. Tapos, dito naman ay auxiliary jack punta sa laptop ko. Pwede rin another cellphone. Ganun pa rin. So, patugtog tayo. Naririnig nyo yun. So, malakas siya. Kahit na mahina yung speaker ko dito. Anyway, reminder lang na dapat nakataas yung record. Or yung mic, diba? Yung mic. Nakataas yung record, nakasagad siya dito. At the same time, yung music din. Ang recording kasi nito, ito yung recording nyo. Kung gano'ng kalakas yung volume na pwede nyo i-record, na itadaan sa mic. So, ang music naman, pwede nyo siya i-control din dito, pero sa akin, sinasagad ko na to para hindi ang babaguhin ko na lang yung sa laptop sound. Yung speaker, hihinaan ko, lalakan ko, pwede naman. So, yung monitor naman, ito yung sa speaker or headset na gamit ko ngayon, naririnig ko.
kung masyadong malakas, pwede kong pahinaan, pwede kong palaksan. So echo, ang ginagawa ko, ang gitna lang echo ko. Yan, echo. Sa gitna lang, pwede na yan. So yun, i-recap ko lang po. Sa likod, sa likod, so accompany instrument, charging, ganun lang, madali lang yan. Sa any kind of adapter, Android adapter, kahit na indiretso niya sa USB port ng laptop, pwede naman, mixtures naman siya. So, ang earphone or speaker, earphone ko, gamit ko ngayon yung headset ko para makinig, pero hindi ko ginagamit as mic. Ang speaker naman, kung may speaker ka, gusto mo mag-video, okay, pwede mo yan, basta auxiliary. Ang headset, ito yung kung wala kang mic, condenser mic, wala kang dynamic mic, gusto mong gamitin yung mic ng cellphone mo or ng earphone mo, pwede. Magagamit nyo pa rin yung effects nun. So, condenser mic, nakasaksak na, gamit ko ngayon. Hindi ko lang mapakita sa inyo na nakamount na kanina. So, dynamic mic, pwede rin. So, ayun lang po. So, nakataas pala yung ano ko. So, ibabanggitin ko to, pahapyaw lang. Ito yung mixer natin, treble. Kayo na bahala magtimpla. Bass, the bass. Tapos, yung record. So, di nyo na nakasagad na yan. So, ito yung mga sound effects or mga sound electro, sound check. Okay. So, kayo na naman bahala maximize kung paano yung gamitin to. So, may mga effects pa dito. So, hindi ko na papatagalin pa. Subukan na natin to, ang V8 sound card natin. At the same time, yung VM800. So, hindi ko na elaborate lahat to. Thank you. Huwag natin kalimutang mag-click like and subscribe sa YouTube channel. At the same time, follow and like, rate our Buzz and Amaze Facebook page. Pinagulan ang sipag, babalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang sasaktan. Hindi nagulang kaisip sa isang magandang larawan. Ulit-ulit namin nabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapalaro itong mundo. Ayun na po. So, thank you for watching. Bye-bye.